disposition natin sa kanya na is he going to be, is he being rearrested now? Ikukulong natin siya dito sa presinto while waiting for instruction from you or paano po? Una-una, wala pa talagang tayong panuntunan regarding that at pinag-aralan pa. Pero voluntary surrender to. So, nasa custody muna namin siya. And then, ako naniniwala na talagang in good faith yung pag-surrender niya dito, kaya we will facilitate his temporary detention dito sa atin. Sa Pasay City Police Station, at nandito ang ating hepe, si Karen Bernard Yang, para mga siwa sa kanya. Meanwhile, we will coordinate with the Bureau Corps para ma-report sa kanila itong sitwasyon ko at saka ma-verify din natin lahat ng mga sinasabi niya. Ako naniniwala na base sa kanyang pahayag, ito talaga sila yung mga example ng mga detainees or naka-detain doon na para sa kanila itong programa ng GCTA. Diba? At unang-una, talagang good contact. Nung pagsabi pala ng Presidente, eh siya wala pang 2 buwan na nagtatanim ng doon sa pwede naman magtaguna. Nagpakita sa atin. Kaya tayo nananawagan sa napakarami, almost 2,000 sa tingin ko naman, iilan lang dyan yung sinasabi nating mga talagang hindi dapat umalis dyan, pero kagaya ni Nick at iba pa na they deserve to be out because of good contact na talaga nagtiis at nagpakita ng magandang pakitungo at mga aksyon sa loob ng kulungan, sila ang dapat mag-avail ito. At naniniwala naman tayo na ito'y temporary lang at i-review nila ito para eventually makalaya yung dapat makalaya at maibalik sa kulungan yung mga dapat na andun pa lang.